man's best friend. Yan ang tawag sa mga alaga nating aso. Yung iba naman ay tinuturing na parte ng kanilang pamilya. Tulad ni Peter, ang kanyang alaga ay dating kinatatakutan dahil ito isang asong kalye o asong ligaw. Ngunit tinampon ito ni Peter at inalagaan. At di niya inasahan ang gagawin ng pambawi ng aso sa kabaitan at pag-aalaga ni Peter. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, kaibigan, kung bago ka pa lang sa aking munting channel, ay pakipindot lang ang subscribe button at bell icon para ma-update ka sa susunod ko pang upload. Si Peter ay isang 63 years old at nag-iisa lamang siya sa kanyang bahay. Nakatira si Peter sa isang village, pero madalas naman siyang binibisita ng kanyang anak na si Jen. Kasama ni Jen ang kanyang dalawang anak na si Jacob at si Jeff. Nasa city nagtatrabaho si Jen at kailangan niya doon tumira para hindi mahirapan sa biyahe. At doon na din pinapaaral ang kanyang dalawang anak. Sa lugar ni Peter ay usap-usapan ang isang malaking aso na napadpad. Ito ay isang German Shepherd. Nakakatakot daw ito dahil sa malaki ang boses pag kumakahol at dahil din sa laki ng katawan nito. Ngunit nang malapit na si Peter ay naglakad ito papunta sa kanya. Napahinto si Peter dahil pinagmamasdan niya ang aso at naghahanda na siya baka siya ay kagatin ito. Subalit na makalapit na ang aso ay inamoy nito ang bitbit na plastic ni Peter. At naisip ni Peter na baka gutom ang aso kaya inaamoy ang plastic sa bitbit niya. Dahan-dahang umupo si Peter at binuksan ang plastic at nilabas ang pagkain na binili niya sa grocery store. Inamoy ito ng aso at kinain. Nakita si Peter ng kanyang kapitbahay at binalaan siya na huwag niya itong hahawakan at baka kagatin siya nito. Pero hindi niya ito pinansin. Hinawakan niya ito sa ulo at hindi naman gumalaw ang aso. Makalipas ang ilang minuto ay umalis na si Peter. Hindi niya namalayan na sumusunod pala sa kanya ang malaking aso hanggang makarating siya sa kanyang bahay. Pagbukas ni Peter ng pinto ay pumasok na siya. At nang isasara na sana niya ang pinto ay nakita niya ang aso na nakaupo sa harap ng bahay niya. Kaya tinawag niya ito at pinapasok. Kumakaway ang buntot nito at halatang gusto niya ring maging amo si Peter. Ngayon ay may kasama na si Peter sa kanyang bahay at may mapaglilibangan na rin siya. Lumilipas ang mga araw ay naging maamo ang aso kay Peter at sumusunod ito sa mga sinasabi ni Peter. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at kaibigan na inampon niya ang isang asong ligaw sa kanilang lugar. At binalaan siya ng mga ito na baka isang araw ay susugurin siya at nakakagatin siya nito. Hindi nakinig si Peter dahil alam niya na maaalagaan niya ang aso at matuturuan ng mabuti. Lumipas ang isang linggo ay dumalaw si Jen kasama ang kanyang mga anak. Di pa man sila makalapit sa pinto ay kumakahol na ang malaking aso. Nabigla sila at natakot dahil hindi nila alam na nag-alaga pala ng aso ang ama niya. Lumabas si Peter at sinaway ang alagang aso, tsaka palang ito tumahimik. Nang pumasok na sila Jen ay sumunod din ang aso at pinakilala ito ni Peter. At kinwento na din niya kung bakit niya ito inalagaan. Kinabukasan ay pinasyal nila ang alaga sa park. Doon ay naglaro sila. Tulad ng mga tipikal na laro ng mga aso at tao, hinahagis nila Jacob at Jeff ang bola ng tennis sa malayo at kinukuha nito ng kanilang alaga. Minsan din ay naliligo sila sa ilog kasama ang alaga. Ngunit isang araw ay nangyari ang di inasahan. Ang alaga nilang aso ay tinali ni Peter pansamantala sa likod ng bahay dahil may mga bisita siyang darating. At ang mga apo ni Peter ay nagtungo sa ilog para maglaro at maligo. Ang alaga nilang aso ay di matahimik dahil nararamdaman ito ang hindi magandang nangyayari sa mga bata. Naliligo si Jacob at Jeff sa ilog at di inaasahang napunta si Jacob sa malalim na parte ng ilog.
Hindi ito masyadong makalangoy dahil sa malakas na agos ng tubig. Sumisigaw si Jeff ng tulong pero walang nakarinig sa kanila. Pero ang alaga nilang aso ay nagpupumiglas sa pagkatali nito at di inaasahang maputo nito ang tali. Nagmamadaling tumakbo ang aso papunta sa kinaroroonan ng magkapatid. Mabilis ang takbo nito at nang makarating sa ilog ay nakita niya ang amo niyang nalulunod at agad itong lumagoy papunta kay Jacob. Patuloy pa rin ang pagsigaw ni Jeff ngunit wala pa rin dumating. Naabutan ng aso si Jacob at agad namang humawak si Jacob sa aso. Kahit malaki ang aso ay hirap ito sa paglangoy dahil nakahawak si Jacob sa kanya. At dahil sa agos na tubig, pero pinipilit pa rin itong lumangoy papunta sa gilid ng ilog. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga tao at nakita nila ang aso na sinasagip ang bata. Nagulat sila at namangha dahil sa ginawa ng aso. Makalipas na ilang minuto ay nakaabot na din sa gilid ng ilog ang aso at si Jacob. Agad naman lumapit ang mga tao para tulungan ito at dinala nila ito sa bahay ni Peter. Pagkarating nila sa bahay ay pinahiga nila si Jacob at ilang sandali pa ay nagkamalay na ito at umupo. Lumapit ang alagang aso at dinilaan niya si Jacob. Pinapakita nito na natutuwa ito na okay na ang amo. Namangha ang mga taong nakakita at bumilib sa alagang aso. Kumalat ang nangyari sa kanilang lugar at natutuwa ang mga ito dahil sa ginawang kakaiba ng aso. Ang asong kinatatakutan nila noon sa kanilang lugar ay pinupuri na nila ngayon. At si Peter naman ay laking pasasalamat sa kanyang alaga dahil dito ay nakaligtas sa kapahamakan ang kanyang apo. At dito na nagtatapos ang ating kwento mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento kaibigan, ito po si Chad ng Amazing Stories PH.